Magandang araw mga ka-trip. Ako po si Jem. At ito ang Tripla. Triplang. Ngayong araw na ito ay season ender na ng Triplang. Kaya tulad ng nakagawian, babalikan at sasariwain natin ang ating mga pinuntahan at ginawa. Sa mga nagdaang episodes. Umpisahan na natin ang ating pamamasyal sa ilan sa mga plan municipalities dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Una, ang bayan ng Salcedo. Ang bayan ng Salcedo ay nabibilang sa interior towns dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito ay ika-apat na klaseng munisipalidad na binubuo ng 21 barangay na may 10,704 na populasyon ayon sa pinakahuling census. Ang pangunahing prutas na makikita dito sa bayan ng Salcedo ay rambutan, kaya hindi nakapagtatakang tawag dito ay Rambutan Capital of the North. Kaya maraming mga nagkalat na rambutan farm sa bayang ito. Ang kabuuan ng taniman ng rambutan dito sa bayan ng Salcedo ay humigit-kumulang na 30 hektarya na nasa hiwa-hiwalay na lokasyon at buwang Hunyo hanggang Setyembre ang pinakamaraming ani dito. Hindi lang rambutan ang marami dito, meron din silang plantasyon ng kakao. Ito. Trivia. Noong unang panahon, yung mga royal bloods lang yung nakakakain ng mga ganitong prutas. Isa pa, ginagamit din ito, yung buto niya, ginagamit din ito sa paggawa ng tsokolate. Kakao ang otop o one-town-one product ng Salcedo. At isa sa produkto nila na gawa sa kakao ay ang kakao tableya. Bale, dito sa daan papunta sa Baluarte Waterfalls, meron nang sementado na sakto lang sa lakaran natin para mas mabilis, accessible yung lugar. Napakalinis ng paligid nito at napakasarap tingnan. Sa wakas, narating na rin natin ang Baluarte Waterfall. Libre ang mamasyal, maligo at mag-picnic sa lugar na ito. At kung mapapansin ninyo, napakalinis ng lugar kasi nga binabantayan ito ng mga opisyales ng Barangay Baluarte. Dito sa butas ng bato kami naligo dahil nakita namin na mas malinis at malamig ang tubig dito sa taas at siguradong malalim. Ang susunod na bayan na ating pupuntahan ay isa sa pinakamalayo at isa rin sa pinakamahirap na puntahan dito sa ating probinsya. Yan ay ang bayan ng Quirino. Pahirapan ang daan papunta sa bayan ng Quirino dahil hindi sementado ang kalsada at may mga ilog pang tatawiran. Ang bayan ng Quirino ay dating kilala sa tawag na Angkaki. Pinalitan sa pangalan na Quirino bilang pagkilala sa pang-anim na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Ang bayan na ito ay nasa pang-apat na klaseng munisipalidad dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito ay may lawak na 92.7 square miles na binubuo ng 9 na barangay na mayroong 7,866 na populasyon ayon sa huling census. Bale, nandito tayo ngayon sa isa sa paggawaan ng one town one product dito sa bayan ng Quirino.
ito yung bamboo weaving o sa Ilocano is panaglaga. Ang karaniwang ginagawa dito ay caps, bags, tsaka mga basket. Walang sadya natin dito sa barangay na ito ay manunood tayo ng pinagmamalaking traditional dance dito sa bayan ng Quirino. Medyo malayo siya sa bayan, kaso lang, it's worth naman na pupuntahan ng mga magpipiknik or we can call it as one of the tourist spots here in our town. Malamig at malinis ang tubig na nanggagaling sa taas ng bundok na ito, kaya masarap pagmasdan at maligo sa lugar na ito. Sa pangatlong bayan na ating babalikan, napatay ang isa sa ating mga bayani na si Gregorio del Pilar. Kaya ipinangalan sa kanyang lugar na to bilang pagkilala sa kanyang katapangan na lumaban sa mga pwersa ng mga Amerikano. Ang bayan ng Gregorio del Pilar ay nakatayo sa paanan ng kabundukan ng Cordillera. Ito ay napapalibutan ng mga bayan ng San Emilio, Quirino, Sigay at Salcedo. Unang nakilala ang bayan na ito sa pangalang Concepcion. Pinalitan sa pangalang Gregorio del Pilar bilang pagkilala at pag-alala kay General Gregorio del Pilar at kanyang mga tauhan na nagbuwis ng buhay noong digmaan ng mga Pilipino at Amerikano sa bundok ng Tirad taong 1899. Ang kabuuang lawak ng bayan ng Gregorio del Pilar ay 104 square kilometers na binubuo ng 7 barangay na may 4,304 na populasyon ayon sa pinakahuling census. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang historical place dito sa bayan ng Del Pilar, ang Tirad Pass. Mula dito sa munisipyo, sasakay muna tayo ng jeep. Dito sa daan papunta sa tuktok ng Tirad Pass, makikita ang isang kuweba. Ayun, yung tawag yan is Nagpaknyan Cave. Diyan nagtago yung ilan sa mga survivors na kasama ni General Gregorio del Pilar noong siya ay mapatay. Pagkatapos ng kulang-kulang dalawang oras, ayan, narating na natin ang rebulto ni General Gregorio del Pilar. Mula dito sa Tirad Bus Ride, matatanaw ang ilan sa mga barangay dito sa bayan ng Del Pilar. Dito sa tabi ng rebulto ni General Gregorio del Pilar, matatagpuan ang nakaukit na kwento ng buhay niya. Dito rin, mismo unang inilibing yung kanyang mga labi. Lumipas ang ilang taon pagkatapos mahuli si President Emilio Aguinaldo, inilipat ang kanyang mga labi doon sa libingan ng mga bayani. Dito sa mismong tinatatayuan ko na baril at napatay si General Gregorio del Pilar. At hindi pa maituturo ngayon na kung saan talaga nanggaling yung bumaril sa kanya. Basta ang sabi sa history is opposite mountain daw. At ang taas natin ngayon ay 927 meters above sea level. Tapos dito, talagang view deck sana. Parang dito talaga siya nagstay si General Gregorio. At tanaw na tanaw yung mga kalaban niya noon. Habang kami ay nagpapahinga galing sa bundok ng Tirad, nanood kami ng pinagmamalakiring sayaw o traditional dance ng mga taga Del Pilar. Sa ibang upland and interior municipalities dito sa Ilocos Sur, hindi pa rin nawawala sa mga ito yung mga tinatawag nilang traditional dance o cultural dance.
kasi gusto nila itong i-preserve at ipamana sa mga bata para may makita rin yung mga susunod na henerasyon. Sa ating pagbabalik, mamasyal naman tayo sa probinsya ng Abra.